mga mangisda ay ang sektor na kumakaharap sa dayuhang agresyon sa ating karagatan, particular dyan sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan po ay naibitong artificial na isla na itinayo dyan sa West Philippine Sea kung saan nilalagakan nila ng mga pasilidad pang militar na napakalaki ng epekto nito sa seguridad at kabuhayan sa aming mga mangisda na hindi lingid sa nakararami na makailang beses na kami nakaranas ng mga pangdarahas at pananakot sa mga nagpapatrolyang Chinese Coast Guard. Ang dagyuhang agresyon na ito sa panghimasok sa ating karagatan ay nararamdaman din ng mga ng lokal din sa lokal na produksyon ng ating isda na sa katunayan ay bumagsak ng 2% ang produksyon nitong unang 4 ng taon mula sa 970 tungong 971 metric tonelada. At nangangahulugan din po ito ng pagbagsak ng kabuhayan ng mga mangisda. Kaya mariin ang aming panawagan na ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa mga patakaran. Sa ilalim kasi ni Duterte, mas tumindi ang pang-aagaw ng China sa ating teritoryo dahil na rin sa kanyang palasokong katangian. Isang patunay dito ang ating tagumpay ng Pilipinas sa desisyon ng arbitral ruling na sinabi nila na invalid ang claim ng China dyan sa 9-dash line o exclusive economic zone. Subalit sa halip na kilalanin to ni Duterte ay ibinasura lang niya to ang ating tagumpay. Malinaw sa amin na kaya hinahamon ng mga mangisda ang parating na administrasyon ni Marcos Jr. na tugunan ang mga problemang ito at hindi sapat ang salitang itataguyod niya ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Ang kailangan ay konkretong aksyon na talikuran niya ang mga pulisiya na pabor sa imperialismong China. Malinaw sa amin na hindi sa pamamagitan ng gera o pagsandig sa makapangyarihang bansa mag-iresolba ng sigalot sa WPS, kundi sa pamamagitan ng pagtataguyod na nagsasariling patakarang panlabas at nakabase sa mutual na pagkilala sa mga karapatang panteritoryo, patrimonya at soberanya ng kada bansa.